Hello mga ka-JTech, this is it. Ito na yung araw na pinakaantay natin. Ngayon on the way tayo dun sa MC or sa Motorcycle City. Dun tayo kukuha ng unit, no, na ilalabas natin na motor. Matagal din nating inantay ito, no. Siguro pansin niyo, tagal kong di nakakapag-vlog, no. Siguro mga ilang months na rin 'yon. Ito na yung time mga guys, mga ka-JTech, na kukunin natin yung ating pangarap na big bike. Ayan, medyo traffic lang dito sa Las Piñas, no. Sobra excited, no. Sarap ng feeling na matutupad mo yung pangarap po, mabili yung gusto nating na motor. Ayan, baka lumagpas tayo. Siguro may idea na kayo, no, kung ano yung kukunin natin. Ayan. This time, still sports bike pa rin, pero but this time is a super sports, no, na bike ang kukunin natin. Pero ang forma, ganda. Ito na, ayan. Sana may parking. Naku, wala yata parking. Ayan, ito na mga guys. Andito na tayo at nakarating na rin. Ayun, problema lang, wala tayong parking. So ang kausap natin dito ng ahente si Kirby. Kung kilala nyo si Kirby, nagmo-motovlog din yan. See you sa loob mga guys! Sir Kirby! Ayan, si Kirby. Saan dito ito? Yun. Sir, good afternoon! Kirby. Ayan. Ayan si Kirby. Kirby motovlog, ayan. Hello po. Familiar kayo sa face niya, no? Ito yung unit mo, sir. Ito pala yung unit natin. Ngayon, naka-ready na. Ngayon mga guys, so dito na tayo sa Motorcycle City, no? Ito na yung ating unit na naka-reserve. So na-prepare na to ni Kirby, no? Nalinis na niya. Ayan, piniprepare na ni Kirby yung ano natin, mga papers na pipilapan. Sir pa, fill up lang mo, sir pa. Sige. Pero may isang ID sa mo. ID? Wala na urungan to. So, ito mga guys, approved to ni Mrs., no? Yan mga ka-JTech, no? So, i-activate na ni Kirby yung ating 6R. Ay, tatanggalin mo yung ano, no? Battery, no? Yes, lalagyan ng solution to, sir. Oo. So, paano nilalagyan pa siya ng liquid ba? Yes, sir, liquid. Mm-hmm. Battery solution, sir. Okay. Paglagay ng battery solution, 30 minutes to 45 minutes. Ah, ganon? Yes. Ganon siya katagal talaga? Yes, sir. Ay, susi. Parang susi rin siya ng Ninja 400, no? Pero yes, may chip to sa loob, eh, no? Yes, sir. May immobilizer. May immobilizer siya. Ang Ninja 400 ba meron? Wala pa, sir. Wala. So, this one may immobilizer siya. Eh, nakasulat naman doon sa pinaka-key niya, immobilizer. Yan. So, hindi mo siya mapabasa-basa mapapatakbo. So, hindi mo to pwedeng ipaduplicate, no? Hindi, sir. So, kailangan, eh. Kaya may reserva to. Bawal mawala. Ayan mga guys, ito yung ating unit. Ayan. Ito yung pinaka ABS ni Kawasaki, no? Kawasaki Intelligent Brake System. Ang alam ko meaning, oh, kung di ako nagkakamali, no? Tapos Nissin, yan. Double disc brake siya. Unlike sa ating Ninja 400 before na single disc brake, but this one double. Kasi this one is a 600cc. Na motor. Okay? And then ang ating upgraded din dito sa dati natin big bike, this one is a 4-cylinder inline 4. So comparing before sa ating Ninja 400 na inline 2 na twin cylinder, no? This one mas screamer to. So abangan nyo talaga yung ingay na ilalabas nito, no, sa kalye, na talagang ayun yung mapapansin mo talaga dito. Yan.
gusto ko din talaga dito yung decals, no. So talagang pinilit ko talaga, guys, na mga ka-JTech, no, na makakuha nito. Kasi dahil nga yung color talagang ganda, no. Gray matching with the black and red, no, na mga stripes, ayan, no. Yan yung mga nagpaangas diyan, eh, no. So kasi yung lalabas nito, guys, na 2023, hindi nang ganitong kulay. Blue siya, blue. So kung makikita nyo dun sa mga sa YouTube, no, yung 2023 model, so hindi ko gusto yung kulay. So kaya hindi natin to pinalagpas na hindi makakuha this one ng 2022, kasi later on mawawala na yung kulay nito. So kaya talagang kumuha na tayo ng unit. Ayan, ina-activate yung battery. So hirap palang tanggalin ang battery nito. Ang dami niyang tinanggal, mga tornilyo, bago matanggal yung battery. So 45 minutes daw yung activation ng battery. Antayin natin. Ito yung pipe, no? Napakalaki ng pipe. So ito yung isa nating tatanggalin dito. Upgrade ka agad dyan. Siguro saka na muna yung tail tidy. So ayan muna. Ito din ang hirap i-tail tidy. Kasi gawa nung yung mga ano niya, no? Yung mga nuts niya. Parang kailangan mo tanggalin itong buo na to bago mo madukot yung pinaka tornilyo. Kasi sa Ninja 400, napakasimple. Ang daling tanggalin. Yan, meron siya immobilizer na hindi pwedeng gamitin kahit anong susi. Ipa-duplicate mo yan, so hindi siya andar. Yan. Ang downside lang na may immobilizer, no, malakas umubos ng battery. So pag hindi mo siya ginamit ng ilang linggo siguro, so madedrain yung battery mo because of the immobilizer. Ayan, guys, forma. Yan yung gulong niya, no? Kung gaano siya kalaki. So ayan, no? Isang dangkal ko. Ang size nito is 180, no? Mama, guys, okay lang kayo dyan? Mami, yan, si mami nag-work pa, oh. Si AJ, yan. While waiting, ML. ML. Adik. Mapapansin nyo, ang dami motor dito, no? Ayan. So kung paano nila inaakyat dito. Ayan, ayan, inaakyat nila. Tulong-tulong sila. Go, go, go! Grabe. Kailangan di magasgas. Bagong-bago. Ayan, ang dami nila nagtulak. Baba mo na. Manual po ito. Manual, manual talaga inaakit, no? Kala ko may elevator kayo dito. Meron. Yeah, meron silang ZX-10RR. Okay, bababa na. ZX-650. Ayan, ito yung kakakit lang nila na ZX-2, saka yung ZX-6R. Ayan, meron mga Ninja 650 doon. Ayan, ito ibababa na raw. May nakabili na, kuya? Meron ako. Ah, ganon? Oh, biro mo, may nakabili, ano? 1.3 million. Yan ang basulat mo sa. Ang yaman. Ang yaman yan. Ayan, talagang mag-upgrade, no? ZX-6R. Yan yung next na level. ZX-10R. RR. Hindi lang R yan, no? RR pa yan. Clutch po. Kasama na siyang ano, slider. Ganun lang pala yun, binubuhat lang, no? Okay na, treno. Yan, treno. Grabe. Oops. Meron tayong subscriber, no, na nag-request nito na i-review natin tong C900. Yes. Ayan. Ito ang C900 ng Kawasaki na classic, no? Classic C900. So meron kasi yung C900 na sports, yun yung kulay green. But this one, ito yung classic na version nila. This one is 664,000, no? If I'm not mistaken, no? 664,000. So, yan. Yan ang price niya.
This one also a 4-cylinder inline 4. Ayan. So ayan yung ating seat height. Ayan, medyo mas mababa to comparing sa ating ZX-6R. Ayan. This is a ZX-650 na naked. Ayan. Inline 2. Twin cylinder ng Kawasaki. Ayan. Ito talaga yung ano, advisable na beginner bike, no? Hindi siya ganong kamahalan, pero malakas. Lakas tong motor na to. Ayan. Seat position. Friendly siya, no? So, hindi siya sub-sob. Madali ito. Naka TFT display na rin siya dito. Ayan. Say 650 versus 1000 SE. KLX 140, 150,000. This one, KX65, 197. Ba't mas mahal ito? Mas malaking dihamak. Tapos itong lit. Pero 197. And then this one is KLX 230. Yung mga dirt bike. Mga guys, ang dami nilang Ninja 400. Mga naghahanap dyan. Ang daming dating. Ayan, no? Ninja 400. Saka say 400. Ayan, ganyan nila binababa. Ayan, mga Ninja 400, oh. Bagong-bago. Daming stock dito sa Motorcycle City. Las Piñas. 900 standard. Meron din stock sa Motorcycle City. Ayan. Ito yung isang pinakamabili rin na motor, no? Ayan, kadarating lang. Mabili daw sa kanila to. Benelli 125. Ayan. Cute. Parang motor to ng Minions. Yellow. Yan yung name niya. Panareya. Ito yung red. Yan yung black. Ganda ng black niya. No? Yan. Classic yung leather seat. Ito mga Mio. Yan. Yung price, Mio i125, 72K. Yan, nakabit na yung battery. Ano name mo, kuya? Ian po. Ian, yan, si Ian. Ah, ikaw yung pinaka-branch mechanic dito? Okay. So mostly pala, ikaw pala yung magse-service na tong mga, tong motor ko, no? Ano po, alagaan po. Tapos, start engine na. Ninja 400, no? Say 400. May power na, may ilaw na. Yan, try. Siya na magde-demo, sir. Sige. Gusto niya eh. Demo na, demo time. Pag lap, pupush mo lang, sir. Parang same lang ito sa Ninja 4. Ito kasi may immobilizer na. Ito yung nakaka-discarga po na sa battery na din. Pag hindi po ginagamit. Kill switch on. Yun. First start. Minsan sa umaga sa ganito, 0-0 yung temperature niya. Ngayon, mas na nahit yan yung 60 temperature niya. Ngayon, pwede mo na siyang battery. Pwede mo na siyang i-rev kung yes, anong dapat yung 60. Temperature niya. 60. 60 dapat. Ngayon, 0 pa po. Wala pa po. So yun yung hindi mo na pwedeng i-ano siya, no? Si rep pa. Kailangan naka 60 temperature daw. Yes, sir. Meron na itong 2 liters na gasolina. Yes, sir. Ayan. Makakaabot na sa dapat wala bang full tank na ito? Ang mahal eh. Tapos walang full tank na libre. No? Hanggang gasoline station lang. Passing, sir. Passing light, high, low.
working naman. Mm-hmm. Working lang ang bilan. Atal. Saka ilaw din dyan. Kusina. Set up po yung pag-ano ng mga mode. Para pag-anahin po yung PQS, i-hold nyo po itong select ng 1 to 2 seconds. Ayan po, gagana na po yung click shifter natin. Pag naka... in-on nyo na po dito. Kailangan pa i-on dyan yes para po gumana? Ako. Hindi po siya yung automatic na hindi na kailangan i-on. Paano mo siya i-on? Ngayon dito po, pag yung select, i-off ko muna po. Ano yung nakalagay sa ano? PQS po. May matatagdag po dyan sa pump na yan. PQS. Kailangan naka-KQS? Apo. Para yun yung quick shifter gumana. Pagka hindi pala naka-KQS, walang quick shifter. Walang quick shifter. Hindi ko alam yun ah. Yari. Ayan sir. Ito, ngayon, sinilip ko. Pag select niya po ng isang pindot lang, magbe-blinking na po siya. Ngayon, break-in period po natin is low lang muna tayo. Naka-low lang muna. Tapos, yung traction control natin is pwedeng i-off, pwedeng 1, 2, 3. Hanggang 3 po ang sagad. Yung 3, pang-ulan. Yung 1? Yung 1, pang racetrack. Yung 2, pang road. Okay. Pero yung kadalasan ginagamit sa racetrack, hindi sila na... Nag-1? Oo, hindi sila nag-1. Naka-off talaga. Ino-off talaga nila? Opo. Yung ngayon, traction control. Opo. Ngayon, nakasip na po siya. Ngayon, pwede nyo na po lagyan ng gasolina. Yeah, pwede na siyang rev. Ang tahimik pa niya, no? Pero pag napalitan ng muffler yan, buti natutunan natin yon. Ang gasolina po natin is 95 octane. Kailangan 95? Yes po. Or 97, depende po sa inyo. Dahil sports bike to, so kaya kailangan at least 95 pataas. Yes po. Sa break-in period natin, 0 to 350, 4,000 RPM na po na po tayo. Ngayon, pag next 350 to 600 na po tayo, 6,000 RPM. Doon po gumagana si quick shifter. Pagka? 8,000 to 6,000. 6,000 to 8,000. Kailangan naka 6,000 pataas ka bago ka makapag-quick shift. So, ito walang downshift ah. Walang downshift ah. Not automatic talaga ang kakapit dito. Pagka wala siya auto-blip. Okay. Kailangan talaga ma-ride to no, hanggang 350 kilometers para mapataas natin yung RPM natin. Tapos yung pinaka-sports mode nito, paano siya sineselect? Ulit yan. Ngayon na po, naka-sports mode. Paano makikita ang sports mode? Full power po. Full power. Sa ano ulit? Select? Select. Tapos, baba, down? Baba. Low. Low. Low power. Full tapos power. Full power. So, ready to roll na yan. Yan. Yes, sir. So, yan. Nag-start na. Kasi di pa tayo pwede magbayad daw kung hindi pa nag-i-start. Ayan. Sana hindi nyo na pinag-start, no? Wala nang bayad. Sorry. Ang ganda, oh. Ayan. Parang ano siya, activation yung software niya, no? Yes. Ayan. Nakakabit sa computer. I-activate daw yung para ma-activate yung 3 years warranty. Hindi yung diagnostic natin siya. Nadami-release po na. Pag nangyari, naka-second PMS na po kayo, nagbibigil diagnostic report kami. Nangyari, may error po. Nakikita dyan yung kung may error yes, man siya. Po. Unit nyo po is okay. Once na pinasok po dyan sa KBS, po yung ano. Yan mga guys. Activating. Si JT. MC Las Piñas po. Kasama po sa warranty ng ano natin na motor natin is engine and wiring lang po. Engine and wiring. Para po hindi po ma-void yung warranty natin, sir. Strictly no modification po tayo. Wala huwag po muna magpalit ng ilaw, busina, pipe, mag-cut po ng wiring para po hindi po ma-void ang warranty.
trade ko po sa inyo. Nakakala ko green card talaga pang abroad eh, no? Yes, meron po tayong oil. And then yung oil filter po natin. Ayun per service, libre lang may, yung labor. Ah, yun. 500 lang. Natin, dito na lang po kayo mag-a-avail. May dala naman po kayong oil or oil. Ah, pwede rin yun. May cortage fee po tayo. Magkano yung... pesos lang po isa. Isang oil? Opo, kunyan, per, ako nga po, edi 200 po yun. Tapos yung sa oil filters, 50 pesos din po. Kaya 250 po lahat. Ano ba yung mga recommended na oil? Kung hindi normal na Kawasaki oil yung gagamitin. Ang recommended ko talaga, sir, liquid body. Kasi pinakadabi sa amin lang. Ah, Germany oil. Yan. Okay. Sa awa naman po ng Diyos, mula February po hanggang ngayon, wala po kaming back job po. Ah, ganoon. Magaling po kasi yung mechanic po. Si Ian daw yung pinaka-main mechanic nila dito eh. Ako po yung partner niya po, si JP po. Yan, dito sa MC Las Piñas, sila yung mga mechanic dito. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Wala na kayong traffic sa labas. Natakot ako sa traffic eh. Aking supportive na family. Wala, mami. May savings pa ba tayo, mami? Wala na. Una, ibebenta ko susunod. Lagot. Kailangan eh, mag-ano tayo? Magtrabaho, magsipag. Ayan. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Ayan, sige. Thank you, Kirby, ha. Sige, sir. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Max. Ayan, sige. Thank you. Thank you, sir. Ayan, mga guys. Nasa labas na siya. Subukan na natin i-ride. Driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.